Silipin natin ang lagay ng Quiapo ngayon. Naroon ang aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, kamusta man ang seguridad dyan? Alam mo, talagang mahigpit pa rin yung lagay ng seguridad dito sa Quiapo, sa Maynila. Kahit ilang araw na naganap yung pagsabog, ilang hakbang lamang mula sa aking kinatatayuan. May mga nakita tayong police mobile na rumoronda pa rin, lalo na full alert pa rin ang Manila Police District hanggang sa ngayon. At kahit na iginigit ng MPD na personal na away lamang yung naging dahilan nung pagsabog at wala itong kaugnayan sa terorismo. May mga nakita rin tayong pulis na nakatayo sa iba't ibang panulukan ng Quiapo na may mahabang baril tulad ng M16. Ilan lamang sila sa mahigit 200 pulis Maynila na nakadeploy ngayon sa buong syudad, lalo na dito sa may Quiapo, sa Maynila. At sa ngayon, marami pa rin rumurondang iba't ibang motor ng pulis dito sa area na to ng Norsagaray. At ang sabi nga sa atin ni MPD District Director Chief Superintendent Joel Coronel, Quiapo nga ang pinakaligtas na lugar ngayon sa buong Maynila. Doon naman sa investigasyon ay mayroon na nga silang 4 na persons of interest na maaaring sangkot sa pagsabog. Gayunpaman, ayaw nilang sabihin ang mga pangalan ng mga ito para hindi mapurnada ang anumang balak nilang gawing entrapment operation. Nakuha na rin nila yung cellphone number at pangalan noong nagpadala ng bomba, at ito yung isa sa mga lead na gagamitin nila. Patuloy pa rin iniimbestigahan ngayon kung anong klaseng improvised explosive device nga yung ginamit doon sa pagpapasabog. Kasi ang gagawin nila ay re-reconstruct nila yung mga fragments na nakuha nila doon sa pagsabog upang malaman kung saan ito gawa, sino ang gumawa, at hanggang sa huli, sino rin yung utak doon nga sa nasabing pagsabog. Balik sa'yo. Rex, bumabalik pa ba dyan yung sinasabing target na patayin yung si Attorney Nacer Abinal? Kung makikita mo nga sa aking likuran, no, yung saradong pintong yon, natatakpan lamang siya ngayon ng kotse, at kung makikita mo, meron nung bukas na tindahan kung saan yun yung nasabugan, at yung katabi nun, yun yung opisina ni Attorney Nacer Abinal. Ayon nga sa ilang mga taga rito na nakausap natin, ay hindi pa rin nila namamataan si Abinal dahil nga siguro doon sa banta sa kanyang buhay. Dalawa kasi yung nakikitang dahilan ng MPD kung bakit siya nais patayin. Una dito ay ang kanyang pagiging tax collector, at ang pangalawa ay may kaugnayan sa kanyang pagiging Shiite Muslim. Balik sa'yo. Rex Remitio nag-uulat mula sa Quiapo, Maynila. Pamu